nais po natin na maging meaningful ang ating pong Pasko kahit walang handa, kahit na malayo tayo sa ating mga kamag-anak. Let us celebrate Christmas in its essence by remembering our first love. Meron pong isang kanta ang Apo Hiking Society na ang pamagat po ay Tuloy na Tuloy pa rin ang Pasko. Ayan, hindi ko po kakantahin. Aanhin ko lang. Babasahin ko lang po. Sabi doon, o bakit kaya tuwing Pasko ay dumarating na ang bawat isa para bang namomroblema? Di mo alam ang regalong ibibigay ngayong kahirap na nitong ating buhay. Meron pa ba kayang caroling at Noche Buena? Bawal na po yun, no? Yung caroling. Kung tayo naman ay kapos at wala ng pera, nakakahiya kung muling pagtaguan mo ang iyong mga inaanak sa araw ng Pasko. Yung iba nakapag-praise God, di ba? Kasi bawal pumunta yung mga inaanak sa mga bahay. Ala, nasaan ako? Ayon, mabuti pa nga ang Pasko noong isang taon. Sa ating hapag, merong queso de bol at hamon. Baka sa gipit, Happy New Year mapopostpone at ang hamon ay mauuwi sa bagoong. Ito po yung maganda, yung chorus. Ngunit kahit na anong mangyari, ang pag-ibig sana'y maghari. Sapat nang si Jesus ang kasama mo, tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. This crisis will not stop us in celebrating Christmas. Dahil may crisis man, may Kristo tayo. Sige po, palakpan po natin ating po Panginoon. Pakisabi po sa katabi para hindi po natin malimutan. May crisis man, may Kristo tayo. Tayo pong lahat ay manalangin at pumikit. Panginoon, marami pong salamat sa oras po na ito. Thank you, Lord God, for reminding us, O God, of your great love sa amin pong mga buhay. Panginoon, salamat for the salvation that we have. Salamat, Panginoon, for the purpose that you have given Jesus to us, Panginoon, para po sa aming kaligtasan. Panginoon, sa oras po na ito, sa amin nga pong pagpapatuloy ng service na ito, dalangin po namin, Panginoon, na patuloy po ninyong buhayin ang amin pong mga spirito, Panginoon, sa pagsamba at pagpuri sa inyo, Panginoon. Help us, Lord God, and teach us, Lord, to celebrate Christmas, Lord, in its essence, O God. Strip away, Lord, of this extravagant celebration, Panginoon, kung hindi, Panginoon, nakafocus lamang sa inyo. Maraming marami pong salamat, Panginoon. At sa lahat po ng ito, we give you back all the praises, glory and honor. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Palakpakan po natin muli ang Panginoon. Thank you, Pastor Joram, for sharing a wonderful message to each and everyone sa bawat isa po ngayong gabing ito. Now, kahit po may crisis, tuloy ang Pasko. Amen? Ito parang hirap na hirap kang umamen. No matter what happens, we can still celebrate Christmas. You know, every time that we are going to look at Christmas, hindi mo pwedeng ihiwalay ang Pasko sa krus ng Kalbaryo. The very reason why Jesus was born is to offer salvation to each and every one of us. Hindi po isinilang si Jesus para magkaroon tayo ng holiday. Hindi po isinilang si Jesus para tayo ay magkaroon ng exchange gift. Christ was not born so that we can have the concept of parapol. Nabunot ka na ba? Kay virtual, kay physical. You know, we're looking forward of mabunot man lang ang pangalan ko or whatsoever. Hindi po isinilang ang ating Panginoong Kristo sa kung ano pa mang bagay. Jesus was born so that men can have forgiveness of sin and eternal life. Kaya po sa tuwing titignan natin ang Pasko, kahit na ano pa ang laman ng ating hapag kainan, pwede nating itaas ang ating mga kamay ng merong pagpupuri sa Panginoon dahil ikaw at ako ay ligtas dahil kay Kristo Jesus. We are saved because of Jesus. Now, I like what he said. God is with us. Sa pagdiriwang ng Kapaskuhan, mga kapatid, pwede tayong maging masaya pag Pasko. Pakisabi nga sa katabi mo, masaya ka. Okay? Masaya tayo pag Pasko. Bakit?
Because we know that our Lord is with us. Now, ang Panginoon po, ang konsepto ng salitang Emmanuel or God with us, ay nangangahulugan na ang Diyos ay suma sa atin, na ang Diyos ay hindi basta cosmic power na malayo, na tinatanaw, na kailangan mo pang tawagin, so to speak, kailangan mong gumawa ng kung ano-ano para makuha mo ang kanyang attention. No. Whenever we say He is Emmanuel, siya po ay suma sa atin na. Ang ibig sabihin nito, He is already dwelling upon us. Ang spiritual implication nito, no matter where you are at right now, anuman ang kalagayan mo, anuman ang sitwasyon mo sa oras na ito, pwede nating harapin pa ang mga darating na bukas ng ating buhay with confidence dahil alam nating hindi tayo nag-iisa. Kasama natin ang ating Panginoong Hesukristo. Hallelujah! He is with us. Ang iba, malungkot. Kapag ka Pasko, na walang ka-have and to hold. Malungkot, Pastor. You know? Ang karugtong ng topic ng Pasko, love. Laging yan, laging, you know? No matter where you are at right now, we are not alone in Jesus Christ. And I like what He said. We have joy, peace, and favor sa Kapaskuhan. Alam niyo po ba, mga kapatid, ang Paskong sa Pilipinas ay highly commercialized. Tignan mo na lang ang mall ngayon. Pito ng pito yung health officer. Social distancing, social distancing. Natawid ka na ba dyan? Ala na, akala mo, walang pandemic. Dami tao. Commercialization. Matindi ang commercialization ng Pasko kasi parabang yung ina-advertise nilang produkto, pag hindi mo nakain yun, hindi mo mararamdaman ang Pasko. Doon po sa ating pinagpapastoran sa Maynila, sa Quiapo, nandoon yung sikat na hamon. Hindi ko babanggitin. Kasi alam mo naman kung anong hamon yun. Ang haba ng pila. Magmula doon sa tindahan hanggang sa lumang SM. Ganong kahaba ang pila. Okay? Yung kauna-una ang SM, sino po sa inyo napunta na doon sa kauna-una ang SM? Ho, lumang tao ka. Napunta rin ako doon eh. Ang haba. Lagi nilang sinasabi, pagka hindi ka nakakain ng hamon na yun, kulang ang Pasko mo. Ang ilan sinasabi na kapag wala ka nito, wala ka niyan, hindi makukumpleto ang iyong Pasko. Alam niyo mga kapatid, walang ibang pwedeng makapagsatisfy ng buhay natin kundi ang ating Panginoong Hesukristo lamang. Walang ibang pwedeng magbigay, purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Walang ibang pwedeng magbigay ng kagalakan sa ating, kundi ating Panginoon lang. Kung babasahin ninyo, ang unang Pasko, the shepherds, the magis, o yung mga wise men, nung natagpuan nila si Jesus, naranasan nila si Jesus, ang sabi ng Bible, sila'y nagalak. Yung hirap ng biyahe ng mga wise men, yung mababang tingin ng society sa mga shepherds, it doesn't matter at all. Nung natagpuan nila si Jesus, kagalakan ang kanilang naranasan. Kapatid, ang totoong nagdiriwang ng totoong Pasko, wala sa laman ng ating mga bulsa. Wala sa kung ano ang meron tayo, o wala sa kung ano man ang ating pinaghahandaan. Ang totoong nagdiriwang ng totoong Pasko, alam niyang si Kristo ay higit sa sapat sa kanyang buhay. Hallelujah. We have a reason still to celebrate Christmas even in times of crisis. You know, when Jesus was born, the world is in chaos. The world is in crisis. Unti-unting nagkakagulo ang imperyo ng Roma nung panahong iyon.
nagkakaroon ng kaguluhan sa order sa lahat ng kanilang nasasakupan. Pero alam nyo, sa kabila ng kaguluhan ng mundo, tiniyak sa atin ang Diyos na merong dakilang pag-asang inihahandog sa atin. Mga kapatid, this world that we are living into right now is a dark world. A world in chaos. Kakagulo ang mundo patungkol sa vaccine, patungkol sa iba't ibang mga bagay. But no matter what's happening in our world, we have Jesus. We have peace, we have joy, and we have enough reason to celebrate this season. Shall we all stand together this evening? Now, before we pray, ihilingan ko po kayo kung kayo po may mga prayer requests, mamaya, you can come forward, layo-layo nga po. But we want to be praying for you. But before we do so, can we all just lift up the name of Jesus in this place? Can we sing that song, How Great Is Our God? And as we sing that song, How Great Is Our God, if you have not sing ang awit na ito, nang gigil na gigil ka, sa gabing ito, awitin mo nang gigil na gigil ka sa pagpupuri sa Panginoon. If you have not sang this song na hindi mo pa naitataas ang iyong kamay, tonight you can lift up your hand and bless Jesus tonight. Sa gabing ito, punuin natin ang apat na sulok ng iglesyang ito nang may papurit pagsamba sa ating buhay na Panginoon. Hallelujah. Give you praise. We give you praise.